ganda na ng panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buulan, aataw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niya, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayon, kasama ko po si Doktora Corazon Occidental, si Casento, ang chairman po ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura, at si Doc Sosi, Doc Sosi De Leon. Full house tayo ngayon! Magandang araw po sa inyo lahat! Magandang araw! Ayan, punong-puno ang ating screen. Ang dami natin. Nakakatawa. Minsan lang po tayo nagkakasama-sama ng ganito. Tama, nambis ko nga si Casendo at saka si Doc Sosi. Casendo, kumusta? Anong balita? Ayos naman. Magandang araw, kaya magandang, ano, magandang magtanim, di ba? Lately, wala namang bagyo and magandang umuulan din at the same time umaaraw. Yes, hapon umuulan. Sa umaga nag-aaraw. Kaya magandang weather. Ayan na si Doc Sosi. Ayos naman. Kaya nga nag-outdoor ako ng MBO ngayon. Magtuloy-tuloy na ang ganda ng panahon para tama yan eh. Sabi ko nga nung una, uulan, aaraw. Yun ang kailangan sa agrikultura. Diba? Correct, sir. And especially nowadays, malapit na yung Pasko, at least nakikisama yung panahon. Masarap din. Dok, malamig eh. Diba? Masarap matulog ngayon. Despite the new normal. Kaya lang, magpapasko na. Napansin nyo ba, Casendo, Doc Sosi, and Amy? Magpapasko, sinabi nila, the same yung general community quarantine pa rin tayo. Pero parang naghihigpit. Binabantayan nila yung mga Christmas party. Niluwagan nga nila, inopen nga ang mga hotel at saka mga restaurants. Pero lagi namang may issue sa news. Binabantayan nila lahat ng mga events. Siguro dapat ano, mag-distansya kasi nakikita doon sa mga event medyo malapit talaga yung mga tao eh. So dapat ano, ayusin lang na yung distansya. Okay lang naman. I think 1 meter yata, no? Ang distance na inaano nila, na inaalaw. Yes, oo. So yung mga nakaraan, may mga sunod-sunod ang Christmas party, yung Federation. Ayun, walang ano doon, reklamo Doc Sosi sa health protocol, umatendo na sa 300. Pero walang reklamo, ano sir? Virtual kasi. Yun, malayang distansyo. Malayang distansyo, 1 kilometer away o 50 kilometers away. Pero yung ibang pinapractice ngayon, merong parang studio. So may physical tapos half virtual. Ginawa naman yun ng Philippine College of Poultry Practitioners. Half virtual, half. Masaya rin. So may screen na malaki. Sunod, mas 22 lang yung nasa hotel. Tapos yung the rest na mga 80 plus nasa screen. Parang, yan, mga kakaibang experience ko nung nakaraan. Kaya medyo naging busy ako eh. Kaya si Casendo at saka si Doc Sosi lagi ang nakasama mo. And then, may full virtual din naman kami. Yung Philippine College of Veterinary Epidemiologists. Full virtual. Sunod, nagpadala, siguro 10:30, pare-pareho kami ng pinadala ng food. So, pinakita yung food. Sabay-sabay din kaming kumain. Ganon? Naalala ko yung National Federation, alam mo, dapat pala meron. Alam mo, sa inyong tatlo, palibasa, palagay ko, ako lang pinakamatanda, eh, no? Sa aming matatanda, madaling mag-adjust sa pandemya. Madali yung mga distancing, madali. No? Dahil siyempre, psychologically, iniisip namin, may edad na kami. Pero napansin ko, yung mga kabataan, sa umpisa, nakamask.
magkikita-kita, naka-mask. Pero bandang huli, nagdidikit-dikit na rin at wala nang mask. Yun ang nakakapakot, sir. Kaya sabi nga ni Kasendo, hinihigpitan din ng gobyerno kahit nagluwag para siguro matuto din ng mga tao. I think tama yun, no? Dapat stricto. Mahirap na eh kung lalong tumaas ulit yung may sakit. Worldwide, pataas pa rin ang pataas, Kasendo, worldwide. Grabe. Yeah. Oo. Kaya dapat mag-iingat pa rin. Opo. Nakita ko nga po ngayon ang PNP, hindi na po halos lahat baril ang dala. Ang dala po ngayon, yentok. Yentok? Bakit? Okay. Pag walang face shield. Kasi ano na din po eh. Pag walang face mask. 1 meter. Ang yentok kasi, mas nasa 3 ano na. So pag dinuktong mo to, halos 1 meter din. So pag tinulak mo yung tao ng yentok, halos yun na yun. Yun na yung size. So para maiwasan na rin po yung talagang dikit-dikit, yun na po yung ginawang action ng PNP. At para left din po yung sabi nila na tawag dito, yung mga sakitan, di ba? Kasi iba, antitigas talaga ng ulo, minsan mapipikon ka eh, kung may hawak ang baril, di ba? May tendency pa na magkapatayan. At least yun, mas safe po. Yan ang pinapractice mo ng halos. Sunday sa mga mall, lalo na sa SM Fairview, ang daming tao. Doon naka-face shield, naka-face mask naman. Kaya lang, Sunday, na ngayon, December, ano eh, parang mga tao sabik din lumabas. Ayan, speaking of labas po, Dok Cora, mamaya may pag-uusapan tayo. Ito, labas po ng labas. Pero naniniwala ako wala namang pipigil sa paglabas nila at saka sa pagdikit-dikit nila. Ito po mamaya pag-uusapan natin mga free range po na kambing, diba? Nakita daw to ni Kasendo nasa may tulay lang eh, pero nakita pag-aaralan natin ano ba talaga yung tama pag-aalaga sa mga kambing na nasa labas, hindi ito nakakulong. Ngayon, medyo tayong mga tao, hirap-hirap kasi feeling natin nakakulong tayo dahil sanay tayo sa labas. Ito na ang pag-usapan natin, itong mga kambing na talagang naninirahan sa labas. Ayan, pag-usapan po natin yan. Mamaya po sige yan. Interesado ako. Pwede ba yung nakalabas? Kasi kakain ng mga halahalaman yan. Diba? Yeah. Sige nga, mapag-usapan natin. Dok Sosi, naalala ko itong hardware disease mo eh. Diba? Meron ko sa akin sinasabing hardware disease. Mamaya pag-uusapan din natin yan sa pagbabalik po ng mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Tulad na napag-usapan namin kanina, pag-uusapan po natin ang free-range kambing o mga pinakawalan o nasa labas ng mga kambing. Ayan, pag-uusapan natin. Ano may mga dapat nating malaman? Ano yung mga dapat iwasan? Kasendo, sino po yung makakasama natin ngayong araw? Yeah, ang makakasama natin si Janjan Estolas and siya ay breeder ng goat, no? Nakita ko kasi ito, nasa labas lang eh. At marami. Sabi ko, oy, maganda ito. Dapat impitahan nga natin. Nakita ko nasa pinapalabas lang doon sa malapit sa may tulay. So maganda ito, no? Sa may pulay, Iniasis. Ayan, Sir Janjan, hello po. Good afternoon po. Hello. Hi, Janjan. Ano ang pangalan ng goat racing farm nyo, Janjan? Renjan Goat Farm po. Renjan, pangalan ba yun ng breed? Breed ba yan ng goat nyo? Hindi, pangalan namin ng wife ko po, Renjan. So you mean to say, family business pala itong goat racing project nyo? Apo. Full-time ba kayo dyan o meron kayong ibang pinagkakakitaan? Bali, full-time na po kami dito. Saka meron din po kaming tinataniman ng kapalay. Ilan ngayon? Ilan ngayon ang kambing mo? Ang kambing po namin ngayon, pagkasama po yung mga maliliit, almost 200 heads po. 200 heads, okay. Mamayang hapon,
mamaya nga po bilangin mo ha. Dahil mamaya nga po nanakaw na yung isa. Dahil nasa labas lang yan eh. O kaya nakawala. Yan ang tanong. Wala bang nawawala sa kambing mo sa pang-araw-araw? Wala naman po. Sama-sama dahil naman na, sila patol. Kahit na nakakawala, walang nawawala sa'yo ha? O nadadagdagan ng kambing mo araw-araw? Nadadagdagan pag sumakambing ng kapitbahay. May sumasamang kambing ng kapitbahay. Kaya nga, nangyayari ba yun? Kapitbahay, sumasama sa kambing mo pag naka-pre-range na ganyan lang? Opo, sumasama yung mga kambing ng kapitbahay ng mga babae pag nag-eat po sila. Gusto nilang magpasawa doon sa bulugan po namin. Ah, ibig ko sabihin, ang babae ang lumalapit sa lalaki, ganun ba? Opo, ganun nga po. Okay. Anong, dyan, kung pre-range, saan naman sila natutulog sa gabi? At saka paano naman kapag ka umuulan? Meron po kaming housing po para doon po sila natutulog. Tabi-tabi sila. So yung 200 na yon, mga ilang housing yon? Isa lang po na medyo maluwang. Oh, isang diretso. Dyan. Kung abutan ng aktual na ano ba tawag doon? Kidling ba tawag doon? Yung nanganganak? O paano ngayon yun kung nasa lansangan lang siya? Pag malapit na pong manganak, iniiwan na po namin doon sa housing. Bale, yung housing po namin, mayroon pong paanakan yun. So nakakulong. Abay, paano kung malalaman naman ng record niyan? Wala naman eksaktong pera lang kung nakita mo nag-asawahan sila. Pero hindi mo naman nakikita. Anong parameters mo na malalaman mo manganak na siya? Dapat po, ilista po natin yung kwan, yung kambing pag nag-hit po siya, kung kailan siya nagpasawa. Tapos bibilang po tayo ng 150 days. Yun po, doon na po siya manganak sa 150 days. Mostly pa, dyan, yung mga anak eh, ilan lumalabas dun sa mga anak? And paano bang pinapalabas mo yan eh, buong araw na, no? So, umuuwi na lang sila hapon o what time mo pinapalabas mga itong kambing na ito? Pinapalabas po namin pag kwan na po, yung maganda na po yung sikat ng araw, pag dry na po yung damo, doon namin pinapalabas. Yung mga bagong panganak po, sila po yung naiwan na dinadamuhan po muna namin. Pero pag yung medyo recovered na po sila, kasama na po sila sa pagpapastol. Sa total naman na, sabi mo, almost 200 na kayo, no? All different ages. Ano naman yung average size ng pastulan o yung grazing area nila lahat? Yung grazing area po nila is kwan po, almost 3 hectares po. Ah, malaki din pala, ano. So, naku, ang hirap lakarin noon kapag susundan mo para pauwiin sa gabi. Ilan naman ang nagbabantay sa kanila? Bale, kwan lang po, isang tao lang po yung nagbabantay. Sir, Dok Sosie, malayo-layo yung exercise yun. 3 kilometers iikutin niya. Aba, 3 kilometers. 3 hectares. Kaya. Hindi naman diretso yung 3 hectares eh. Paikot-ikot lang yun eh. Tsaka alam mo, sa agrikultura, kapag hiling mo, walang kapaguran. So, isa lang daw yung tao ni Janjan. Isa plus siya. Tumutulong ka din, Janjan. Ina po. Bali, binabantayan lang po yung kambing. Kasi po yung kambing namin, pag dinala mo dun sa pastulan na nakaikot na po sila, alam na po nila yung pupuntahan nila. Doon na lagi sila ikot-ikot. At kakain hanggang mabusog. Tapos antayin na lang po na umuwi yung kambing. Diyan yung ano ba? Yung kambing ba? Parang may leader yun na isang susunod na lahat? Or maski anong kambing, susunod lang doon sa isa? Paano ba yan? Yung kambing po namin, pag pinalabas po sila, bali, sunod-sunod po sila, wala pong kwan. Pag sa pastulan po, wala pong lumalayo kahit isa. Kung saan po punta yung isa, doon po lahat sila.
parang sama-sama sila lagi, wala pong umiiwalay. Jan-Jan, kwentuhan mo naman kami kung paano kayong nahilig ng wife mo dyan sa pagkakambing sa goat racing farm. Ilan ang simula ninyo at saka kailan, ilan ang nagsimula, ilan ulo at saka kailan kayo nagsimula? Nung nag-start po ako magkambing, yung mga alaga ko po ay pinaalaga lang po ng pinsan ko. Tapos naparami ko po ng naparami. Tapos nung nakapag-asawa na po ako ng isang OFW, bali nagsarili na po kami ng panalagaing kambing. So yun nga, yung 200 heads nyo, anong year kayo nag-start at ilan? Bali, kwan na po, mula nung nag-start ako is 9 years na. 9 years na po yung kwan. May nakita akong yung mga kambing mo, yung mga iba, dairy yata, no? Yung mahabang tenga, dairy ba yun? Tama ba yun? Opo, yung iba po, dinagdag na namin na breed. Kasi nung una po, ang mga kambing lang po namin upgraded. Tapos nung nagdagdag na po kami ng kwan, mga dairy type na kambing po. Kasi gusto namin kwan, magbinta ng gatas. Tapos yun po. So, yung bumibili sa inyo ng gatas, fresh sa pagbili sa inyo? O paano bang, ano, paano nyo dinidispose yung gatas niyo? May bumibili po ng press, tapos may bumibilin po ng pasteurized. Pasteurized na po siya. Ilan naman sa isang buwan ang nabebenta ninyo na pang meat type? Yung meat type po, yung mga kwanto, yung mga lalaki lang po na hindi siya maganda para gawing breeder. Ng mga backyard yun po yung mga binibinta namin ng meat type. Pero ang karamihan talaga namin binibinta sa ngayon po yung ginagawang breeder ng mga backyard po. Mga ilang kilo yon dyan-dyan at saka magkano average na benta nyo? 25 kilos po yung mga binibinta namin na pangkate po. Pero ang kadalasan pong binibinta, karamihan na bumibili po sa amin ngayon is yung ginagamit na po para gumanda rin yung lahi ng kambing nila. Mga breeder. Mga breeder na po. Chan-chan, yung ano, yung mga breeder na lalaki, for example, magkano naman benta nyo yung sa breeder? Pag pure breed po na Anglo Nubian po, ang benta po namin is 15 to 30,000. Depende sa edad. Paano ma-differentia yung 15 to 30,000? Ang layo kasi ng range. Depende po sa edad, tapos depende po sa nanay niya. Kung yung nanay niya po is nagagatasan ng 3 to 4 liters, yun po yung medyo mataas po ang presyo kasi nag-quality siya. Oh, 3 to 4 liters ha? Medyo mataas yung ano mo ah. Yung ang narinig ko kasi mga 1.5 to 2, ikaw almost 3 to 4 liters. Maganda siguro yung breed ng kambing mo. Opo, dapat po piliin natin yung magandang quality ng bulugan para makapagpalabas doon tayo ng magagandang lahi ng mga dairy type na kambing. Ilang buwan na nagagatasan ang mga nanganak na kambing nyo dyan-dyan? Pag po hindi po pinaasawa ulit, aabot po siya ng 10 buwan na gagatasan. Pero pag pinaasawa po agad, after 1 po, 5 months, ganun po, uhinto na po siyang gatasan. Eh, anong mas ang gusto mong approach? Yung mahiwalay agad para ma-breed o yung continuous na 4-10 months na ginagatasan? Mas maganda po yung continuous po siya na magatasan ng 10 months kung malakas po siya magbigay ng gatas. Ayan Kuya Jan, ako naman po sisingit lang ako ng tanong. Dahil po free range kayo, ano po ang usually na sakit na nakukuha ng mga alaga natin pagka po ganyang klaseng pag-aalaga? Kasi iba po pagka nasa kulungan lang eh, pwede mong... Sabi nga, sinasakate yung mga pagkain. So, natatanggal agad yung mga bacteria, yung mga ano doon. Sa'yo, free range yan. Paano anong mga sakit ang dumadapo sa iyong mga alaga? Saka paano natin ito nilalabanan?
Pag sa pre-rinse po, ang pinaka-importante po dyan ay iwasan po nating magpastol pag hindi pa po dry yung damo para hindi po sila makakuha ng mga parasites at mga bakterya. Kasi pag dry na po yung damo, medyo naiwasan po natin yung makakuha sila ng mga parasites. Adyan-dyan, pasabihan nyo daw na kung gusto mong magkaroon ng kagalit, eh mag-alaga ka ng kambing at pakawalan mo. Ibig sabihin, kakain ng kahit na anong kambing sa kapitbahay. Tama ba yun? Kailangan po bantayan po natin pag nagpalabas po tayo ng kambing para hindi po magalit yung makain yung mga tanim po ng kapitbahay. Kung konti lang po yung kambing natin, pwede naman po nating itali na lang para hindi po makasira ng pananim ng kapitbahay. Pag ba naghahanap kayo ng location kung saan nyo ipapastol, pinagpapaalam nyo pa yan doon sa may-ari ng lupa? Noong una po, wala pa kaming ginawang pastulan. Nakikipastol lang po kami sa mga bakanting lote. Bali, kami na po yung sinasabihan na pagpastulan namin yung lote nila para mabawasan yung damo. Oh, menos grass cutter, no? Nangyayari. Sila pa nakikiusap, Amy, ha? Opo. Maganda yun, maganda. May particular ba sila ng quality ng damo na paborito dyan-dyan? Ang kambing po kasi ay browser po yan. Marami siyang gustong kainin na iba't ibang klase ng damo. Kaka gusto niya po is makakain siya ng maraming klase. Pag umuulan po, kaya may parating po na bagyo, may ginagawa po kaming pagkain nila na mga damo na binuburo po namin, na nilalagay namin sa plastic or sa drum. Pag dumating na po yung bagyo, yun po yung pinapakain namin. Yung ano ba, yung binuburo niyo, yung ginagawang silage? Silage. Bali, kinakain pa ba ng kambing yun? Or mas, ang alam ko, kambing, mas gusto nila yung fresh, di ba? Opo, kinakain naman po nila. Basta ang gawin po nating silage, gawin po nating parang salad. Halo-halo po. Tapos yung mga paborito nilang mga kinakain, yun po yung gagawin natin para kainin po nila. So, nagkahalo ka rin ng molasses kung silage na? Opo, minsan naglalagay din po kami ng molasses at asin po sa silage. Yung ano ba, yung kambing ba, hindi kayo gumagawa ng ano, yung black, yung salt black na sinasabi, black. Yung sinasabit? Meron din pong kaming salt black or mga asin po na kwan, nilalagay sa tubig nila. Curious po ako, ano po yun? Ha? Yung salt black. Yung salt black. Paliwanag mo, dyan, paliwanag mo, ano may salt black? Yung salt black po, yun po yung dinidilaan po ng kambing para uganaan po sila sa pagkain. Tapos may mga mineral content po, din po siya doon na inalo para po mas ma-healthy po yung alaga natin. Yes. Yung pala yun. Salt black. Ayan. Meron ba kayong bakuna na binibigay sa mga kambing ninyo na maaaring kung walang bakuna ay makahawa o kaya naman ay kayo'y mahawa doon sa kapwa kambing? Anong sakit ba nakakadelikado para sa kambing? Wala naman pong sakit na kwan, masyadong delikado sa kambing. Maliban po sa pneumonia, yung mga yun po yung karaniwang sakit nila. Pneumonia lang. Pero meron ka mga incidents din na tinatawag na bloat, di ba? Meron kang lalaki na lang ang tiyan na puro hangin. Nangyayari din yun. At kung nangyayari yun, ano ang gamot mo doon? Paano ang ginagawa mo? Yung sa bloat po, pinapainom po namin yun ng mantika or yung pan po, yung sodium bicarbonate lang po. Yung ginagamot, lagi namin ginagamot pag mayroon pong case ng bloat. Yung sodium carbonate, ganong karami yun? Tsaka saan mo nabibili? Yung sodium bicarbonate po, nabibili po siya sa mga pharmacy o sa mga drugstore po. Bali, yung
1 lang po siya. 100 piso po yung 100 piraso. Parang mura, piso lang. Parang mura piso lang. Ano, parang piso lang po. At saka hindi naman lahat nagkakaroon ng ganong cases dyan-dyan. So, oh. Follow-up question kung doon kay, sa tanong ni Doc Sosi, no? Vaccination, medication program. Ano naman yung mga nakaabang mong pang-medication sa mga bagong panganak? Sa mga bagong panganak po, wala po kaming binibigay. Ang pinaka-importante po, yung nanay po, dapat po healthy siya para marami po siyang ma-produce na gatas. Para marami pong madidi yung anak. Matipid ah. So, binibigyan niyo ng calcium yung nanay, yung calcium para ano, para dumami ang gatas. Mayroon po kaming mga purids po na matataas ang calcium. Yun po yung binibigay namin pag nanganak na po yung kambing or nagpapadidi po siya. Tapos pag bagong panganak po, binibigyan namin ng molasses po yung inumin nila para bumalik yung lakas nila. Jan, marami ba dyan sa inyo sa Pangasinan nag-aalaga ng kambing? Uso na ba dyan? And marami na bang restaurant na nagseserve ng karne ng kambing? Opo, halos dito po sa Kwan ng marami po talaga. Halos maubusan na po ng pangbinta dito na pangkatay. Yung mga mataas ang demand, ha? Taas po ang demand. Yung iba po sa ibang probinsya na sila kumukuha ng kwan, ng kakatayin po nila para may maibinta. Oo. Ito, favorite na follow-up question ni Amy. Para sa'yo, Amy. Ano naman ang masasarap na putahe? Bakit naging in demand dyan ang sa Pangasinan ang karne ng kambing? Bali po, dito po ang gustong-gusto nila po is yung pinapapaitan po saka yung kaldereta. Saka yung kilawin. Sarap. Ang taga na ba yung sihay? Alam eh. Kaya nga po eh. So, ayan, Kuya Janjan, ang tanong ko, iyong pastulan mo dyan na 3 hectares, sa'yo na talaga yan. Ikaw na ang nag-develop, tama ba? Bale, ito po, inuupahan ko lang po ito. Bale, dinevelop po siya. Dati po kasi hindi siya napapakinabangan. Puro talahib lang po. Yun, bale, yung ayaw po ng kambing na mga damo, tinanggal po namin lahat. Tapos pinalitan po namin ng mga porridge po, yung mga gustong-gustong kainin ng mga kambing. Oh. Yan ba, nilagyan mo pa ng mga bakod? Hindi na po, tinaniman na lang po namin ng iba't ibang klase ng damo. May follow-up question ako dun sa kanina. Pero pagkatapos si Doc Sosi ulit sa si Kasendo. Jan, hindi mo nasagot yung tanong ko kanina. Magkano ang bentahan mo dun sa 25 kilos na average na lalaki mong inalalabas? And mga ilang lalaki sa isang buwan ang nailalabas mo? Bale, ang bintahan po dito ay live weight po, 250 per kilo. Yung nakatay na po, yung pan na is 400 per kilo po yung laman. Tapos yung mga ulo po, 300. Tapos lamang loob, 300 din po. Nung bintahan ngayon ng kambing. So, Eddie, Sir Jen, pagka meat type, di ba, binibenta mo yan, buhay. Tama ba ako? O katay mo nang binibenta sa kanila? Karamihan po nang bumibili, gusto po nila yung buhay po, yung life. Pero nagkakatay ka din. Sa ngayon po, wala, hindi na po kami nagkakatay. Puro life na lang po yung binibintan. Oo, mas maginhawa din kasi. Ayan, ito ay pang break na question to, Kuya. Pero sasagutin mo to maya-maya. Ang tanong ko po ay sa 9 na taon mo na pag-aalaga ng kambing sa free range, ano ang mga natutunan mo? Ayan, pag-usapan po natin yan. Sa pagbabalik lang, mag-agree na tayo. Sige,
Ibabalik po, mag-agree na tayo. Kanina iniwan ko yung tanong, ano ba yung mga natutunan ni Kuya Janjan na pwede niyang i-share sa atin? Ayan, Kuya Janjan, ano po yung mga natutunan niyo sa 9 na taon na pagpapastol niyo ng mga alaga niyo? Sa mga gusto pong pan, mag-umpisa ng kambing, unang-una pong titignan nila yung location po kung pwedeng mag-alaga doon ng kambing. Dapat po hindi binabaha. Yun po yung pinaka-importante kasi ayaw ng kambing yung matubig. Tapos yung pagkukuhanan po ng damo, dapat po masustain po yon pag may alaga na po tayong kambing. Yun po ang unang titignan natin. Saka yung pagtataniman natin ng pagkain nila kung wala tayong pagkukuhanan na mga dabaligid. Jajan, mga Mia, pwede mong nandyan lang yata yung mga ibang kambing sa tabi mo para ano, actual makita natin yung mga kambing mo dyan sa area. Jajan, yung bahay nila, sementado ba? Yung tulugan nila sa gabi? Yung bahay po nila is kahoy po na kwan po siya elevated po, dapat po mataas. Kahoy. 5 feet pataas po dapat para yung amoy po ng mga dumi nila, hindi nila masagap. Mm-hmm. Abonya. Anong klaseng kahoy po yun? Yung ginamit natin para sa housing. Anong klaseng kahoy po? Piliin po natin yung kwan, yung matitigas po na kahoy para po medyo magtagal. Para kasi po yung ihi po ng kambing, masisira po agad pag yung mga malalambot na kahoy. Yung kawayan po, pwede rin po kasi matibay po siya. Hindi siya tinatablan basta ng ihi. O, yung tanong naman ni Doc Sosie kanina, pag-usapan nga natin yung pag-handle mo ng mga cases ng bloat. Bakit nagkakaroon ng bloat? And kapag ginamot mo siya ng kalahating tabletas ng sodium bicarbonate na dinikdik, mga gano, ilang oras liliit na yung tiya niya? Yung cause po ng bloat, pag po masyadong sariwa po na damo yung nakain nila, saka yung nasobran po sa legumes, yun po yung napansin namin na nagkukos ng bloat. Kaya para maiwasan po yan, mas maganda po yung bago natin ipakain, mabilad na po siya ng kwan, araw yung kwan para bumaba yung moisture niya. Tapos yung kapag gagamot po, yung yun lang po lagi namin ang ginagamit, yung sodium bicarbonate. Sa mga malilit po, kalahati lang po ng tablet. Bigay. Isang bigay. Opo, minsan po isang beses lang na gumagaling na po basta maagapan po natin. Hindi ka na umaabot doon sa ano, sa ibang measures kapag hindi nakukuha ng sodium bicarbonate. Wala ka na. Opo, ibang pag napansin po namin na ayaw kumain, tapos tinignan po namin yung kaliwang tiyan niya ay pinitik-pitik po namin may lamang hangin po. Tapos medyo tahimik siya, hindi siya katulad ng dati na kuan maliksi. Pinibigyan po agad namin para hindi na po lumala. Mm. Ayan ang pinakamalaking problema pala. So, ano ang goal niyo? Kasi po, Asan? Mama, tanong ko naman, sabi mo, binibigyan ng coco oil o cooking oil? Paano naman yun? Ganong karami? Pag sa cooking oil naman po, pag yung malaki po, maabot po, naubos niya po yung 500 ml po na mantika. Kaya hindi na po kami gumagamit ng mga oil po ngayon. Yung sodium bicarbonate lang po, mas madali po siyang ibigay. Okay. Mas mura, sir. Kung sodium bicarbonate, mahal din yung mura. Kalahating litro. Mas mabilis. At saka yung, so lang tsaka yung mantika. At saka yung mantika. Ano, tsaka yung mantika, kapag sakaling huwag mo nang gamitin, pag hindi nakuha doon sa sodium bicarbonate, gamitin mo yung mantika para sa kanya. Pwede lang tayo. Total, mahal lang karne eh, no? Oh. Mas mahal yun, mas mahal. Jan, ang kasabihan kasi sa karne ng kambing ay maanggo. Ano ba yung basic na pang-alis ng anggo dyan sa inyo?
Ang maanggo po na kambing yun po yung bulugan. Umaanggo po siya dahil po pag nagsimula na po siyang umasawa, yung ihi niya po, nagpapalabas po siya ng anggo niya para maakit yung mga babae. Kung mas maanggo kasi yung bulog, mas gusto ng mga babae. Kaya may mga part po siya na dapat alisin para kung pag kinatay po siya, hindi siya maanggo. Walang bang paraan para mawala ang anggo ng ihi nila? Wala kayong ibang ginagawang paraan? Madali lang po, Kwan, na para mawala po yung anggo nila, dapat po bandian natin ng tubig yung mga part na iniihan nila, yung part na yung mabaho sa kanila. Kadalasan po ang mabaho sa kanila sa dibdib, yung sa harap na paa, tapos sa may sungay po. Dapat po makuskus natin yon para matanggal yung anggo. Kasi pag sinunog po natin yon at dumikit yung balat doon na maanggo, hindi na po matatanggal yung anggo niya. Ano ikukuskus mo sa kanya? Ano ikukuskus mo? Yung iba po, ang ginagawa po nila, hindi na muna nila sinusunog. Panlin na yung mainit na tubig, saka nila kinukuskus po para matanggal yung parang pan po, yung manipis na balat sa kabalat, matatanggal po. Parang magiging puti ang kakalabasan niya. Yung natanggal yung balay mo sa kabalat. Parang sa kwan po, yung baboy na kinuskos, parang ganun po. Ibig mong sabihin, hindi, pag niluto, wala na siyang amoy, ganun? Wala na pong amoy. Basta natanggal po yung mga part po na yon, yung kwan, yung nilalagyan niya po ng mabaho po na kwan. Kasi kadalasan talaga sa bulog ganun po. Kaya yung makapon po, hindi sila manggo dahil hindi na sila nagpapalabas ng mga ng pangpabaho po nila. Hindi mo ba naiisip ipakapon para din mabilis lumaki? Nung nag-umpisa po ako, nagkakapon din po kami kasi hindi pa sila breeder. Talagang kwan sila, pang-slaughter talaga yung mga napapalabas naming mga lalaki. Pero sa ngayon po, sa tagal-tagal namin nag-aalaga, mga pure breed na po sila, kaya hindi na po sila kwan na pangkatay, pang-breeder na po sila, yung mga palabas na mga lalaki ngayon. Dok Cora, kumakain ka ba ng kambing? Hindi nga. Kasi nga, alam ko yung amoy. So may paraan naman pala para mawala yung amoy. Susubukan mo kumain para malaman mo kung may anggo. Wala. 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 Wala po. Wala. Tatlo kami. Wala, Dok. Sige. Wala kasi din. Wala din kasi akong alam dito na restaurant talaga na nagsiserve ng specialty ay kambing. Doon sa amin. Sa amin sa Santa Maria. Sir, yung kay Pulis. Yung kay Pulis restaurant. Yung kay Pulis. Lalo na yung anong tawag mo doon? Yung hilaw? Hilaw? Hilawin. Oo, parang ayokong tikma. Pero very popular no? Opo. Bigyan mo ng chance, Dok. Mababago niya ng mo. sige. Bigyan mo ng chance. Interesado pa rin muna ako sa pagpaparami ng kambing at sa kung paanong masaganang pagkakakitaan yung enthusiasm kasi ni Janjan nakakahaw . Parang magkukwento siya, parang gusto ko nang mag-alaga ng kambing. Janjan. Dahil sabi mo nga upgraded na yung mga alaga, pwera sa damo, nagbibigay ka rin ba ng mga, let's say, yung mga pellets o mash o hindi? Pag mura po yung kwan, darak, nagbibigay po kami, nagpapakain po kami. Inaluan po namin yun ng copramil po, saka yung pinong mais. Saka kunting molasses po, yun po yung ginagawa naming supplement po pag kulang yung napapakain naming damo, saka mga legumes. At napansin mo rin ba na pag binibigyan mo siya ng mga ng molasses, sa pinong damo, pinong mais, at saka darak, mas mabilis ba lumaki kaya kukumpira mo sa puro damo lang? Mas mabilis po. Saka mas marami po yung napoproduce nilang gatas pag may mga supplement po, pag kulang tayo sa mga forage po. Speaking of gatas naman, goat milk, dyan. So bukod sa parang
painumin, pang drinking ba? At saka pang, kasi sa amin sa Bulacan, yung gatas ng kalabaw eh, nilalagay yan sa kanin eh. Ganon din ba ginagawa sa gatas ng kambing? Opo, yung iba po, pang pan po nila, pang inom po nila. Pero kadalasang bumibili po sa akin yung breeder po ng mga kuan, mga aso po, ng mga hybrid. Pinagpainom sa mga puppy. Tama. Dahil yan ang in-demand ngayon, yung goat's milk na binibigay sa mga orphaned na mga tuta, no? Paano ginagawa pag binibili siyo? Pasteurized or as is? Meron po yung gusto nila yung press, tapos meron din po yung may gusto ng pasteurized. Yung mga panggamit po ng mga para sa human consumption po, yun po yung pinapasteurized namin. Eh yung binibigay para sa mga aso, doon sa mga tutang na nawala ang nanay? Yun po yung iba, mas gusto po nila yung pan po, yung sariwa. Eh, ikaw ba may konta ka na rin? Kasi ang goat's milk maganda rin sa balat eh. May konta ka na rin ba naman na nagmamanufacture ng mga beauty soap made in goat's milk? Ngayon po wala pa po kasi konti lang po yung napoproduce pa namin daily. Ibig sabihin, nauubos pa lang yung mga napoproduce nila. Kaya, hindi pa naghahanap, no? Balik ako doon sa sinasabi mong tinatali, nagbanggit ka, no? Ganong kahaba yung tali? Nylon ba yung gagamitin? At meron bang insidente na pagbalik mo, nabite dahil doon sa tali? Sa mga kasamaan ko po na kwan na tinatali po, yung mga tali po nila ay umaabot po ng 5 meters po. Tapos, tinatali po nila sa malapit po sa mga puno para kung sakaling mainit na kusa na pong sisilong. Walang nasasakal dyan? Dapat po tignan po nila pag nagpainom po sila ng tubig, yun, inaayos po nila yung tali para hindi po madikti yung mga kambing. Pero sa'yo, kuya, dyan gumagamit ka ng tali o nakakawala talaga? Nakawala po. Hindi po kami gumagamit ng tali kasi mahirap po talihan pag masyadong marami. Saka hindi nila makakain yung gusto nilang kainin. Kasi po ang kambing, browser po yan. Gusto niya iba't ibang klase yung makain niya. Paano naman yun? Wala bang nawawala? Sa experience ko po, pag nagpapastol kami, wala naman pong umiwalay na kambing. Sama-sama. Sabi nga, nadadagdagan eh. Nadadagdagan yung kapit niya. Ang hatak doktoro eh, kapitbahay. Oo. Sumasama yung mga babae. Kasi pag naaamoy. Oo. Okay. Pero ito kuya dyan, tanong ko, di nakakawala sila, sama-sama. Siyempre yung bulugan mo, kasama din yung ipulugan, tama ba? Pag kwan na po, nag-umpisa na pong kwan, mag-hit yung mga babae po, yung bulugan, kinukulong na po namin. Para po maiwasan na masampan po yung mga bata pang mga babae. Para hindi po sila mabansot pag kwan. Ilan months yung pwede nang i-hit? 6 months, 7 months, o ilang buwan? Pag sa mga native po, pag nagpapasampa po sila, tinatanong ko po kung meron na pong 8 months. Pag subgraded naman po, dapat po 10 months pataas. Tapos sa purebred po, dapat 15 months pataas po. Ang goal mo na pangmatagalan dyan ay makaproduce ng maraming pagatasin. Ano? Sa breeder ka talaga, hindi sa meat. Dairy. Nung start po, yun po yung hindi mo na... nung start po yun ang pan namin, meat po talaga. Dahil po sa tagal ko nag-aalaga, gumamit pa ako ng iba't ibang klaseng magagandang lahi ng bulugan. Gumanda po ng gumanda yung mga babae namin. So ngayon po, nagagatasan na po namin sila. Kaya sa susunod po, sa kwan na po kami, yung milk na po. Kuya, sabi mo kanina, OFW yung asawa mo. Tama ba ako? Apo. Hanggang ngayon, nasa ibang bansa pa rin po siya. Nung nag-start na po kaming nagkambing, nagpurgod na po siya. Dito na po kami sa kambing ngayon.
Oh, nakita niya na yung opportunity dito, no, sa pagkakambing, eh, mas maganda kaysa lumayo pa siya. Eh, yan ang gusto natin makita din, no, mga kasama nating OFW, na mas maganda po kung nandito na lang din kayo at may mga opportunity na makatulad nung kay Kuya Janjan. Di ba, Doc? Yeah. Mostly naman, ano eh, mostly naman, eh, yung mga nagpupunta sa ibang bansa is walang masyadong income dito, kaya pupunta sa ibang bansa. Pero kung meron dito, siyempre, mas gusto nila kasama yung pamilya. Opo, yan. Ganda itong story ni Kuya Janjan. Ito nga, nabuo ng kambing ang kanilang pamilya. Diba? Yan ang kanya niya. Kuya Jan, balik sa 9 na taon na iyong pagkakambing, ano-ano na po ang mga naipundar niyo? Medyo bigyan niyo nga kami ng ano dyan para naman ma-inspire din ang ating mga kasama. Nung nag-start po kami, nakikipastol lang po kami sa mga kapitbahay na mga may bakanting lote po. Pero nung medyo gumanda na po yung kita sa kambing, nakabili na po kami ng mga sarili naming pagtataniman ng mga pagkain po nila. Tingnan mo yan, Amy, Sendo, Cora. Noon nakikipastol. Dahil umasenso ang asawa yung OFW, umuwi rito. Ngayon, yung pinagpapastulan niya, binili niya na rin yung mga lupa. Ganon ang pagkakambing, napakaganda. Maganda. Moral lesson talaga para ma-encourage. Tama yun, Janjan, ano? Sa pursigido. Sa hands-on si Janjan eh, ano, Janjan? Yes, yes. Kasi umaalis eh. Opo, importante po sa pag-aalaga ng kambing, hands-on po talaga. Dahil sabi mong hands-on ka, dumating na ba sa point na nagkakaintindihan na kayo nung kambing mo? Opo, yung mga kambing po, halos kilala ko na po yung sino yung mga magulang nila, sino yung mga anak, ganun po. Hindi mo ba naisip iparehistro sa pinakamalapit na Municipal Agriculture Office? Diyan-diyan, kasi alam ko sir, mayroong mga ano dyan eh, mga support yeah, scheme. Yeah, may incentive yan. May incentive, yes, lalo na yung OFW. Ah, Pakihistro mo sa wala pa naman po, hindi ko pa nasubukan. Mag-inquire ka sa munisipyo para meron dyan. Opo. Ayan, Kuya Jan, ang dami mong na-share sa amin. Sigurado ako na maraming OFW at mga kasamahan din po natin na nandito sa bansa na maiinganyo pumasok dito sa pagkakambing. Natutuwa ako kasi ang ganda ng iyong storya, talagang napakita mo sa amin na ikaw ay umasenso dahil po sa pagkakambing. Kuya Jan, maraming salamat po. At marami po talaga kami natutunan. Ayan, isa na yung sodium. Carbonate, yan. Na pwede po natin pang gamot sa bloat. Sa bloat. Opo, at yan nga yung sa yung mga mismong pastulan na tinanima mo na sarili mo ng mga damo-damo. Parang maganda talaga yun na meron ka sariling pastulan, no, Dok? Kasi minsan nauubos talaga yung mga kung saan-saan lang eh. Yan, namomonitor mo yung pagkain mismo. Tsaka Amy, sabi mo nga yung hardware disease. O, itanong mo na lang din kanya. Diyan-diyan. Nakaka-encounter ka ba noon na namatay, pumayat muna bago mamatay dahil may mga alambre, may plastic sa loob ng tiyan? Anong una po, may nag-start ako, pinapastol namin kung saan-saan lang po. Diyan? Yun po yung ibang kambing pala, kumakain ng plastic, lalo-lalo yung mga pinaglagyan ng ulam, yung medyo maalat. Yun po. Saka yung minsan sa bukid, hindi mo alam na na-sprayan pala ng fan, insecticide. Yun po, pag nakain po nila, yun, mamamayat po sila. Kaya mas maganda po talaga yung may sarili tayong taniman ng pagkain. Oh. Yun ang advantage na meron ka sariling pastulan, Dok Sosi. At saka wala siyang nakakaaway na kapitbahay. Yes, oo. Yes. Kuya Jan, any parting word po para sa ating mga manonood? Sa mga gusto pong mag-start ng kambing, start is, kung po tayo, mag-umpisa po tayo sa mga
pan na po yung mga ready to breed na po para mas padali nating mabawi yung puhunan. Tapos ang unang-una po na gagawin natin na isisecure natin na yung may pagkukuhanan po tayo dapat ng pagkain nila, dapat masustain po natin yon bago tayo kwan po bumili ng kambing. Yan. Maraming maraming salamat po Kuya Jan. And sa ating mga kasamang host din po, Doc Sosi, Doc Cora, yes, at Asendo, maraming maraming salamat po. Pansamantala po muna tayo maghihiwa-hiwalay, pero magbabalik po tayo sa mga susunod na araw. Ito po ang Mag-Agree na Tayo.